Ito na nga po ang isusunod nating topic. You have to be ready for the more restriction, mga kababayan. Ito sana. Dapat may evaluation na kayo in the Senate, in the Congress. Kung yung mga protocols in all this so-called solutions nila, interventions nila dito po sa pandemonyo, kung naging effective, yun sana ang pinagkakaabalahan ninyo. ABC binigay ang abalahan ninyo. Wala man kinalaman sa pandemonyo. Pag na-revive ninyo yung ABS-CBN, dadami yung confusion kasi yung agenda ng Kabalern, siguradong gamitin na natin ito. Kasi malawak yung network nito. O lalo pong mababaliw yung mga tao sa takot. Ngayon nga eh, yung mga balita nila, lahat yung agenda ng mga Kabalern. Ayun tuloy, takot yung mga tao. So mga kababayan, oh, ito yung balita. Next topic natin. Iwan na natin yun. Sabi dito, government studying stricter travel restrictions with the looming shortage of quarantine facilities. Kita ninyo yung mga balita. Looming shortage. Looming. Sabi ko sa inyo, minamindset tayo of a worst case scenario in this year 2021. Yeah. The looming shortage of quarantine facilities. They're expecting, mga kababayan, for the worst case scenario in the country. The government is considering barring the entry of overseas Filipino workers coming from countries with confirmed cases of the yung new variant. Dati, pwede pang umuwi. Di ba? Yung mga bawal lang, yung mga foreigners, pero pag ikaw OFW, pwede kang umuwi, pero you have to follow the quarantine protocols, procedures. But this time, they're considering po, kaya sabi ko sa inyo, pray you people in America, you people in Europe, o mga OFW po, in other countries, pray for wisdom, for guidance of the Holy Spirit. Anong gagawin po ninyo? Diyan na kayo? O sige, diyan na kayo. Kung yun po yung guidance ng Holy Spirit sa inyo, Lord, I pray. Wala man akong makain doon sa Pilipinas, wala man akong trabaho. Dito na lang po ako. How can I support my family? Magugutom din. Dito na lang po ako, Lord. Bigyan mo ako ng tanda. Kung ako po ay uuwi for good or I still continue with my contract or renewal of my contract. I-consider po ninyo yon ngayong 2021. Ang ganong pagmamoni-moni. Ulitin ko po sa inyo, hindi ko po kayo sinusulsulan. Hindi ko yan. Ina-advisean ko lang po kayo. I-consider po ninyo kasi buti kung walang masamang plano yung mga Kabalerns. Ang sama po kasi ng plano ng Kabalerns for 2021. O, tingnan ninyo ang balita. They're considering na kahit yung mga OFW coming from countries with confirmed cases ng bagong variant po, hindi na kayo pwedeng umuwi. Diyan na kayo.
So you will become stranded. It is a possibility that restriction will also apply to OFWs. Ganun sila kapraning po, kasi napapaniwala sila na itong bagong variant po, 70% na mas transmissible and deadly. Kung ano ang sinabi ng kabayan sa kanila, ito ang paniwalaan mo, without thinking. Oo. Oo, deadly yan yan, deadly. Kahit hindi deadly, ha? Iyan ang itanim mo sa otak mo, deadly. Repeat after me, deadly. Deadly. Okay, deadly. Ganun po ang indoctrination. Ganun tayo po, pinagsasamantala nila. And people of all throughout the world, majority of them, ganun kadali. Lokohin ko. Deadly. Boy ka pa? O nga, no? Pero deadly. Deadly, ano? Di ba dalawang beses ka nadali? O, ano? Boy ka pa? Oo, boy ako. Pero I believe deadly. Thank you po sa inyo. Bill, you noted that. It is a possibility that restriction will also apply to OFWs considering that the new variant is highly infectious. Kung anong sinabi doon, pinag-aralan na dito, kung anong sinabi po ng Collins, pag sinabing deadly ng Collins, deadly. Na-evaluate nila muna dito. Tingnan mo. Baka nilulugo tayo. Yung bagong ano, i-laboratory natin. I-pan muna natin. Pag-aralan natin kung totoo. Wala man pong gano. To these people in this country, ano man ang sinabi ng mga agents nitong college, yun na yun. Approve without thinking, sabi nga. Kaya lahat ng imposition po nila, di wala nang review. Ayun ang pinasisalpak sa utak natin. Kaya nga yung tos galing sa China, ay approve na niya doon. Kung approve doon, bakit natin i-evaluate pa yan? Itusok na. Itusok na niya. That's okay. Gano'n na thinking po ang sabi ko sa inyo. This is the dumbing of society. Ginagawa tayong polpol at pumayag tayong maging polpol, mga kababayan. Pumayag tayo. So polpol na tayo lahat. Polpol. Gusto ninyong malaman kung gaano kapolpol yung panoorin po ninyong tinigil kong video ni Dr. Wolf. Yung tinatawag si BG, si Gates of Hell. The Gates of Hell. Siya niya ang pinakang mabantog na doktor. Sarkasam po. Siya yung sinusunod eh. And no one from among our government officials, our leaders, question the wisdom in the statement of that person. Walang nag-question sa credibility. Walang nag-question sa statement na nilalabas niya araw-araw. Wala. They just follow blindly. This is the dumbing of society. And this time, ito niya, yung new virus. Barya. Hindi kayo makauwi. Hindi makauwi. Hindi na po kayo makauwi. Yun ang kinukonsider ngayon, mga kababayan ng ating gobyerno. Dati, wala mang ganito. Yung mga foreigners lang, galing UK, galing Switzerland, lahat yun, mga bansa, 19 countries na yata yun,
Pero pag Pinoy, okay. Pero kaka-quarantine ka lang. Bilyo. Ay. Noted that the Overseas Workers Welfare Administration is also worried about the shortage of quarantine facilities for OFWs. So, hindi kayo papauwin kasi walaan niya tayong quarantine facilities. Alam niyo kung bakit yun ginagawa nila, ganitong mga balita? Because they want to justify the establishment of more quarantine facilities, which is related to yung kwento ko sa inyo kahapon. That in America, in one state in America, may nagpas na po ng batas establishing anong tawag doon? Nakalimutan ko yung term. Yung ano? Isolation camps. Pero hindi yun ang term. Di bale. Basta ganun. Ay, ano nga yung term na ginamit ko kahapon? Yung isolation camps. Yung parang ano, parang yung tulad sa yung panahon ni Hitler. Isolate ka doon. Concentration camp. Maraming salamat kay Arok Alit. Alam ba ninyo, mga kababayan, na itong statement ni Bilyo, papunta yun doon? Dinamindset tayo of the need of quarantine camps which will be converted to concentration camps for those people, mga kababayan, that will, who will refuse the those FEMA camp dyan sa America. Kulangan niya tayo. So, establish tayo. And people that will not receive, will refuse to receive the job. Kung paintulutan man kayong umuwi dito, diretso na kayo doon. Hindi na ninyo ma... Diretso na kayo doon. Hindi man ninyo makakapiling yung pamilya ninyo. Di ka man pauwiin. Di ka niya naawa sa family mo. Kung positive ka din sa ano. Binadamay mo pa yung family mo. Payag ka na lang. Sabi ko sa inyo, bantay kayo po, mga kababayan. I just had a meeting with OWA Administrator Hans Kapdak and he is apprehensive that we've run out of quarantine because we are repatriating at least 1,000 to a maximum of 3,500 OFWs a day. Sige na niya kayo muna paintulutan naming makauwi. Bilyo said OWA is mandated to also provide quarantine facilities for vacationing OFWs coming from countries with new COVID variants. Sa paulit-ulit po, mga kababayan, na pagbabalita ng mainstream media nito, without explaining to you kung ano ang motibo, you will be so convinced by these people, mga kababayan, to submit. Sige. Kaya sabi ko sa inyo, you will be imprisoned without even knowing it na kayo pala ay kinulong na nila. Kasi pinalitan lang po yung term quarantine. May isa pong foreigner na
galit na galit. Nakalimutan ko kung anong lugar yon. Quinarante. Nilagay doon sa isolated na lugar. Galit na galit po. Ano niya niya ito? Sabi ng foreigner. This is not quarantine. This is hostage. We are niya being hostage. Ina-isolate po. Galit na galit. Paalala, ipaalala nga po ninyo sa akin kung saan. Nakita ko rito. Hostage na niyang ginawa ninyo sa amin. Hindi man kami kinarantin. Ino-stage niya.